Ginamit ng oppressive regime sa iba't ibang bahagi ng mundo ang global health crisis upang paigtingin ang pagpigil sa freedom of expression ng mga individual at media outlets ayon sa Amnesty International. Dahil dito, apektado naman ang access ng mga tao sa tamang impormasyon at iba pang human rights. Sa gitna ng pandemya, maraming communication channels, media outlets at social media ang sinikil sa pamamahayag at pinasara ayon kay Rajit Khusla, Amnesty International Senior Director. Ito ay pinaniniwala ang nagresulta sa may humigit kumulang 5 milyong buhay na nasawi sa pandemya dahilan sa kakulangan ng tamang impormasyon na inaasahang makatutulong sana na maprotektahan ang mga tao at komunidad laban sa COVID-19. Sa pahayag ng Amnesty International, ilang mga bansa, kabilangan China, Nicaragua at Russia, ang nagpatupad ng mga mapanikil na mga batas sa censorship at punishment na kumukondena sa mga grupo o individual na magpapakalat ng di umano nakapipinsalang impormasyon ukol sa virus o sa kalagayan nito, dahilan upang di makarating ang mas tamang impormasyon sa mga tao. Binigyang diin ng institusyon na nararapat tiyakin ng mga estado at social media companies na may access ang publiko sa napapanahon at tumpak na impormasyon ukol sa virus upang matulungan ang publiko na makapagdesisyon ng tama at mabawasan ang pangamba sa pagpapabakuna. Samantala, naniniwala si Khusla na naging bentahe sa ilang estado ang pandemic crisis upang higit na masupil ang human rights at freedom of expression na nararapat masolusyonan para sa kapanganang pangkalusugan ng lahat. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.